Okay, what's up guys? So, hello mga kagitarista. So, ito naman ang inyong lingkod. So, Marcos Vlog in the house. So, sa video ito is ituturo ko sa inyo ang kantang Someone Like You by Adele. Simulan na natin. So, yung unang chord is G. Ito. The next chord is D on F sharp. Yeah, okay. Next is E minor. Then C9. Pwede rin C. Kung gusto nyo. Pwede rin naman yun. Gusto ko rin naman yun. Pero medyo mahirap lang siya talaga kasi kailangan mo ng extra movement dito. So, yung plucking part niya is ito. Ito yung para sa intro, choice and verse. So, bale. Yan, so. So, 6, 4, 2nd, 3rd. Ako na to. So when plucking the strings, so make sure you play this for about 16 times. Kasi kung titignan niyo yan sa ano, sa manuscript. So 16th note siya sa isang beat. So next is D on F sharp. So same pa rin ang plucking. Same fingers. Yeah, so. Six, four, second, third. 16 times. So bago pala makalimutan is nakaano siya nakakapo siya sa second string. Okay? Then next is E minor. Okay. So binaba ko na yung fingers ko ito. So from here yung three fingers ko binaba ko sa next line ito. So bali one line lower. Yeah. So ito yung plucking. 6 3rd first saka second 16 times. Okay. 16 times, ha? Okay. Yeah, 10 finger. Okay, so next is so C9. So ibabalik niyo uli yung 3 fingers rito. And then yung thumb dyan ibababa nyo sa 15. So, 5, 4, 2nd, 3rd. Yan. Isa pa. So, 5, 4, 2nd, 3rd. Yan. C9. So, yun. Okay. Tapos, ano pa ba? Medyo malakas na yung background sa labas. Malakas ang mabacuum yata. Sorry guys, ha? Medyo ano lang, may mga distraction lang sa paligid. Okay yon. So gagawin nyo sa ano to, bali sa intro tsaka sa verse. Alright? Pwede rin mas strumming lang para mas madali. Okay. Tapos, what else? Ang sunod naman is yung sa... Well, actually, medyo mahirap siyang ikantahin habang nagpa-plucking kayo. Medyo nakakalito lang talaga. Medyo ano siya? Tricky. Habang nagpa-pluck tapos nakakanta. Kasi di ba originally sa piano kasi ito ginawa.
Although medyo mahirap din sa piano kasi nga kailangan yung movement, yung rhythm, and everything dapat balance. Tsaka dapat confident ka rin talaga ang tugtugin. So ito yung strumming naman sa chorus. So, never mind, I found sunod naman doon yung bridge niya. Ito yung chords. So yung sa G, ito yun yan, G over B, ito yung B. Fifth string, second fret on capo. Yan, para makita nyo. Yan. And then, C9. So balik ulit sa chorus. Okay? Balik ulit dun. So yung chorus, ang chord is G, D, E minor, C, C9, or C, then G at 5. Okay. So medyo ano lang talaga, mahirap lang talaga yung locking niya. Pa, 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 pa. So bali 16 times yun, kada chord. Okay? Huwag nyo palang kalilimutan na mag-subscribe, okay, sa aking YouTube account o YouTube channel para maging updated kayo sa mga susunod ka pang mga videos. Okay, so hanggang dito na lamang at ingat-ingat, stay safe, okay, and God bless.